Hi guys! Welcome and welcome back sa aking kusina. This is Donna again. And today mga mare, ay magsishare na naman ako sa inyo ng isa na namang patok at trending na pangnegosyo recipe. At ngayon nga mga mare, samahan nyo nga ako at gagawa tayo ng trending na pangnegosyo at talaga namang nagbabiral ngayon ang super creamy and overload halo-halo. At una nga mga mare, syempre gagawin muna natin yung ating mga sangkap na gagamitin para sa ating creamy halo-halo. At isishare ko nga sa inyo mga mare kung ano ang aking ginagawa or kung paano ko lutuin yung aking mga sangkap para sa ating halo-halo. At una na nga dito mga mare, yung ating melon. So gagamit po ako dito ng isang maliit na piraso lang ng melon. So mga mare, ang gagawin lang natin dito ay tatanggalin muna natin yung mga buto nito, tapos ay saka natin kakayurin. Ito na nga mga mare, yung ating nakayod na melon. So, iset aside lang muna natin ito at next naman natin gagawin ay yung ating saging. At dito nga sa ating kaserola mga mare, maglalagay lang tayo ng katamtamang tubig lang. Tapos ay mag-a-add lang ako dito ng 4 tablespoon ng brown sugar or yung ating light brown sugar. At i-mix lang natin yung mabuti mga mare hanggang sa medyo ma-dissolve na yung ating sugar. At hintayin natin na mag-simmer. At kapag nagsisimmer na nga po, ay i-mix lang natin ulit yan ng bahagya. Tapos mga mare, maglalagay lang ako dito ng konting patak lang ng ating egg yellow na food color. This is optional naman po. Naglagay lang ako para pampatingkad sa kulay ng ating saging. And maglalagay din po ako dito ng banana essence. Pwede rin kayong maglagay dito guys ng vanilla essence kung gusto nyo. Tapos ay haluin lang natin yan guys ng bahagya and then ilalagay na rin natin dito yung ating mga na-slice na saging na saba. Tapos mga mare, takpan lang natin yan hanggang sa mag-simmer. At pagkatapos nga ng ilang minuto mga mare, kapag nga kumukulo na yan, ay hahaluin po natin yan from time to time para po maiwasan natin na masunog yung ilalim at para din po pantay yung pagkakaluto dito sa ating mga saging. After ilang minutes nga mga mare, kung mapapansin natin, ayan nga at luto na itong ating saging. So, imimix lang natin yan guys at kung mapapansin nyo ay na-absorb na din nito yung mga nilagay natin dito na liquid. At this point ay okay na nga yan mga mare, so hahanguin na natin ito at ilalagay lang natin sa isang lagayan at papalamigin muna natin yan. At ayan nga mga mare, dito ko na nilagay yung ating niluto o minatamis na saging. So iset aside muna natin yan mga mare at next naman nating lulutuin ay yung ating minatamis na kamote. At ilalagay na nga natin mga mare yung ating mga na-slice na kamote dito sa ating pan. And then maglalagay lang tayo dito ng sugar. Depende po sa inyo kung gaano katamis yung gusto nyo sa inyong kamote. So sa akin naglagay lang po ako ng 4 tablespoon. And maglalagay din po tayo dito ng tubig, yung sakto lang para maluto yung ating kamote. Tapos mga mare, mix lang natin yan ng bahagya. Tapos ay tatakpan natin yan hanggang sa mag-simmer.
Pagkatapos nga ng ilang minuto mga mare, ayan nga at kumukulo na itong ating kamote. So maglalagay lang ako dito ng vanilla extract or yung ating vanilla essence. At pagkatapos nga ng ilang minuto mga mare, ayan nga at na-absorb na nung ating kamote yung nilagay natin dito na mga liquid. So i-check lang natin yan mga mare kung malambot na nga itong ating mga kamote. At kapag nga po malambot na ay pwede na natin yung hanguin at ilagay sa isang lagayan. Tapos mga mare, ang next naman nga nating lulutuin ay yung ating gulaman. At naglagay na nga ako dito guys ng 1 liter ng tubig. Tapos mga mare, ilagay naman nating next ay yung ating white na gulaman. So kaya white po yung ginamit ko dito ay dalawang flavor na po o dalawang kulay na ng gulaman yung gagawin ko dito. So maglalagay na lang ako dito guys mamaya ng food color. At after nga nating mailagay yung ating gulaman ay haluin lang natin yung mabuti and make sure lang po na wala ng buo-buo. Tapos takpan lang natin yan guys hanggang sa mag-simmer. At after ilang minuto nga mga mare, kapag nga kumukulo na itong ating gulaman, pwede na nating i-turn off yung ating apoy. At hayaan muna natin na medyo lumamig ng konti. At nang medyo malamig na nga mga mare, ay nilagay ko na nga ito sa dalawang bowl. So ganito po yung sinasabi ko. Dito sa kabila ay maglalagay po ako dito ng red food color. Tapos mga mare, hahaluin lang natin yung mabuti. Sa ganitong paraan kasi mga mare, bukod sa makakatipid nga tayo sa gulaman, ay mas makakatipid din tayo dito sa oras. At kung medyo nakukulangan pa kayo guys sa kulay, ay pwede naman tayong mag-add dito. Tapos ay i-mix lang natin yung mabuti. At sa next naman mga mare, ay maglalagay lang ako dito ng green naman na food color. Ito pong gamit ko dito ay buko pandan flavor. Pwede naman kayong gumamit dito guys ng plain. So ganun lang din po yung gagawin natin. Kapag nga nakulangan kayo sa kulay ay pwede naman tayong mag-add. At after nga yan mga mare ay iset aside na natin yan. At hintayin lang natin na mag-set bago po natin ito islice sa maliliit na piraso. At after nga natin gawin yung ating gulaman mga bes, ay gawin naman natin yung ating kamoting ube. So ang gagawin ko lang po muna ay ilalaga ko muna itong aking mga kamote. At ang ginagamit ko pala dito guys ay yung ating pangkaraniwang kamote lang. Pero pwede naman po kayong gumamit dito nung kamote na panghalaya. At pagkatapos nga ng ilang minuto mga mare, i-check nga natin kung malambot na or luto na yung ating mga kamote. At kapag nga po luto na ay pwede na natin yung hanguin at papalamigin natin. At nung lumamig na nga guys, itong ating mga kamote ay binalatan ko lang po ito. At ang next naman natin gagawin ay gagadgarin lang natin yan. So gagamit lang po ako dito ng gadgaran. Tapos mga mare ay gagadgarin lang natin ito para mas madali na natin itong lutuin mamaya. Pero kung wala naman po kayong gadgaran ay pwede naman po kayong gumamit ng potato masher o kaya naman ay gumamit kayo ng tinidor dahil madali lang naman po itong durugin dahil nalaga naman na yan. So ayan mga mare, ganito lang po yung gagawin natin sa ating mga kamote at uulitin lang natin hanggang sa matapos natin lahat yung ating mga kamote. At ayan nga, after nating magadgad lahat yung ating mga kamote, ay ilipat lang natin yan guys sa isang pan o sa isang kaserola.
Tapos mga mare, maglalagay na din ako dito ng 1 can ng evaporated milk. At maglalagay din po ako ng 1 can ng condensed milk. Tapos ay mix lang po natin yung mabuti at siguraduhin lang natin na nag-combine na itong ating mga nilagay na ingredients bago po natin ito isalang sa ating kalan. After nga natin yung haluin mga mare, ay isalang na nga natin ito sa ating kalan at lulutuin na po muna natin ito ng mga ilang minuto. At habang niluluto nga natin yan mga mare, ay hindi natin yan titigilan sa paghalo para po maiwasan natin na masunog yung ilalim. At mga mare, maglalagay na nga rin pala ako dito ng vanilla essence and yung ating food color. Optional lang naman po yung paglalagay dito ng food color, pero gusto ko kasi ay medyo matingkad yung aking ube, kaya naglagay po ako ng food color. Pero kung ayaw nyo naman pong maglagay, ay okay lang din naman. At i-mix lang natin yan guys ng mabuti para po mahalo talaga at ma-incorporate yung inilagay natin dito na pampakulay. At dahil nga nakulangan pa po ako sa kulay nitong aking ube, ay mag-a-add pa ako dito ng food color. Pwede rin po kayong gumamit dito ng food color na powder. Ang gamit ko po dito ay yung food color na meron na din siyang ube flavor. Tapos mga mare, ay continuous lang natin yung hahaluin habang niluluto natin. Sa lahat ng ingredients ng ating halo-halo mga mare, ay ito lang po talaga yung pinakamahirap na lutuin. Pero ito rin po yung pinaka-importante dahil isa po ito sa nagpapasarap talaga sa ating halo-halo. So tuloy-tuloy lang tayo guys sa paghalo at kung napapansin nyo po na medyo lumalapot na at medyo mahirap ng haluin, ay maglalagay na po tayo dito ng butter o kaya naman ay margarine. So sa akin po margarine yung ilalagay ko dito dahil wala po akong butter. At pagkalagay nga natin dito ng butter o margarine mga mare, ay haluin lang natin yan hanggang sa ma-dissolve yung nilagay natin dito na margarine. Tapos ay lulutuin na lang natin yan guys for at least 5 to 10 minutes at okay na nga itong ating ube kamote or yung ating ube halaya. So ayan guys, luto na nga itong ating kamoting ube, so iset aside lang natin yan at palamigin. At ang next pa rin natin gagawin guys ay isa pa rin sa nagpapasarap sa ating halo-halo. At ang gagawin nga nating next ay ang ating custard milk. So bali ito nga yung gagamitin nating gatas para sa ating halo-halo. So gagamit po tayo dito ng egg at syempre ng condensed milk na 1 can and yung ating 2 can na evaporated milk. And gagamit din po ako dito ng egg yellow color na food color. At bali 7 piraso po pala yung gamit ko dito na small size na itlog. At i-separate lang natin guys yung kanyang egg white at egg yolk dahil egg yolk lang po yung gagamitin natin dito. After nga niyan mga mare ay i-mix nga lang natin itong ating mga egg yolk. Tapos mga mare, maglalagay na din ako dito ng 1 can ng condensed milk and ilalagay ko na rin dito yung 2 can ng evaporated milk. Tapos ay hahaluin lang natin 'yan, guys. Next naman mga mare ay maglalagay na tayo dito ng vanilla essence, pampatanggal ng lansa and naglagay na din po ako ng konting food color.
Optional lang naman mga mare yung paglalagay dito ng food color, pero mas maganda po kung maglalagay tayo ng konti para po mas matingkad ng konti yung ating custard milk. Tapos nga ay i-mix lang ulit natin itong mabuti. Tapos mga mare, gagamit din po tayo dito ng strainer at sasalain lang natin itong ating mixture para po matanggal natin yung mga buo-buo. At after nga natin yung salain mga mare, ay pwede na nga natin yung isalang sa ating kalan. So ang apoy po natin dito, kailangan po ay nasa low to medium heat lang. At pagkatapos nga ng ilang minuto mga mare, kapag ganito na nga itong ating milk mixture ay okay na po yan. So pwede na nating i-turn off yung ating apoy at palamigin naman po natin itong ating custard milk. So ayan mga mare, eto na nga lahat yung ating mga ingredients para sa ating halo-halo. At meron nga po ako dyan dalawang kulay ng sago, ang ating white and green, and syempre yung ating ginawang gulaman na dalawang kulay din po. And ito naman po yung ating niluto na ube, or yung ating kamoting ube. And next naman ay yung ating saging na saba, or yung ating minatamis na saging na saba. At ito naman po yung ating minatamis na kamote. At mga mare, meron din po ako ditong fresh buko. Mas gusto ko po kasi yung fresh na buko, pero pwede naman kayong gumamit ng buko makapuno. At syempre, meron din po tayo ditong melon. At syempre mga mare, hindi mawawala dito yung niluto natin na napakasarap na custard milk. At dahil ready na nga lahat mga mare, itong ating mga ingredients, ang next naman po natin gagawin ay mag-a-assemble na tayo. At ang gamit ko pala dito mga mare na cup ay yung 22 ounce na cup. So una nga mga mare, maglalagay muna tayo dito ng ating ube. At katulad nga po ng sinabi ko ay isa ito sa nagpapasarap talaga dito sa ating halo-halo. At mas masarap po kung maraming ube, kaya mas okay po kung maging generous tayo sa paglalagay dito sa ating ube. So ganyan lang mga mare, ilalagay nga lang natin yan sa gilid ng ating cup. Tapos ay uulitin lang natin ang process hanggang sa malagyan na nga natin lahat itong ating mga cups. At pwede rin po kayong gumamit dito ng ibang size ng cup, depende po kung magkano ang benta nyo sa inyong halo-halo. Sunod naman mga mare, maglalagay na nga tayo dito ng ating mga sago. So depende na sa inyo mga mare kung gaano nga karami ang inyong ilalagay ng mga sago at pati na rin ng ibang mga ingredients. So tantsahin nyo na nga lang mga mare ang paglalagay ng mga ingredients. Syempre depende pa rin po yan sa ipipresyo nyo sa inyong halo-halo. Ayan nga mga mare, sa mga sangkap pa nga lang natin ay mapupuno na halos itong ating mga cups. Tapos mga mare, ang susunod nga natin gagawin ay maglalagay naman tayo dito ng ating crushed ice. At sa paglalagay naman ng yelo mga mare, ay wag nga nating pakapupunuin itong ating cups para po hindi umapaw mamaya pag naglagay pa tayo dito ng ating mga pang toppings. Next na nga mga mare ay maglalagay na tayo dito ng ating niluto or yung ating ginawa na custard milk. So ito po yung isa sa mga sikreto mga mare sa ating napakasarap at talaga namang nagva-viral na halo-halo, itong ating custard milk.
nating mailagay yung ating custard milk ay talaga namang nakakatakam na. At yan pa nga lang mga mare ay pwede na nga natin yung iserve, pero gagawin pa natin yung mas extra special. At ang pinakahuli nga mga mare ay ilalagay na nga natin ang ating pangmalakasang leche flan. So ilalagay lang natin yan guys dyan sa ibabaw. At kung makikita nyo nga mga mare ay talaga namang halos makover na nito yung ating cup. Ayan na nga mga mare, eto na nga ang ating napakasarap, napaka-creamy at talaga namang overload na halo-halo. At sana mga mare ay nagustuhan nyo nga itong ating pang-negosyo recipe for today. At kung isa ka nga sa naghahanap ng pang-negosyo recipe ngayong summer, ganitong negosyo naman ang itry mo ngayong summer mga mare, at sigurado nga ako na magti-trending at magva-viral din ang iyong negosyo. At kahit nasa bahay ka lang mare, ay pwedeng-pwede mo ang simulan ang ganitong negosyo dahil napakadali nga lang nitong gawin at sigurado akong kayang-kaya mo itong gawin. So hanggang dito na nga lang mga mare, sana nga po nagustuhan nyo itong ating pang-negosyo recipe for today. At kung meron po kayong pang-negosyo recipe na gusto nyong gawin natin ng video, ay i-comment nyo lang po down below. So thank you so much guys for watching and see you again on my next video. God bless! Thank you.